Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa solution para sa Windows Virtual Memory Minimum to Low sa Windows. So kung na-experience mo to guys sa iyong computer or sa iyong laptop, na biglang lumabas yung Windows Virtual Memory Minimum to Low at biglang naghang yung ating computer or bumagal yung ating computer. So ituturo ko sa inyo guys kung paano natin siya masosolusyonan or masolve itong problem dito sa ating computer na gaya na nakikita natin sa screen. So, Windows Virtual Memory Minimum to Low. So, nakalagay dito, your system is low in virtual memory. Windows is increasing the size of your virtual memory paging file. During this process, memory request for some application may be denied. So, ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin siya isosolve dito sa ating computer. Pero bago yun guys, bigyan ko muna kayo ng idea ano ba yung virtual memory. Ang virtual memory is simulated RAM or random access memory. When all of the RAM in a machine being is used, the computer shifts data to an empty space on the hard drive. The computer swaps data to the hard disk and back to the RAM and back to the RAM as needed. When virtual memory is increased, the empty space reserved for RAM overflow increases. So ito guys, yung virtual memory, ito yung nag-handle or ito yung tumutulong dito sa ating RAM kapag hindi na kaya ni RAM. So ang sumasalo dito, si virtual memory. Kaya naglo-low memory yung ating virtual memory guys dahil yung RAM natin hindi na kayang i-handle yung mga naka-open na application. Lalo-lalo pag nagsabay-sabay na i-open natin yung application natin, then sinabay pa natin yung mag-browse sa internet, so hindi na kaya. So hindi na kayang i-handle ni RAM, then gagamit niya yung virtual memory. Then si virtual memory naman kapag sobrang baba yung nailagay na virtual memory, so babagal yung ating computer or di kaya maghang yung ating computer at lumalabas yung error na window virtual memory minimum to low. So ito guys, imituturo ko sa inyo kung paano natin siya solusyonan. Kung halimbawa na experience mo to na mababagal yung ating computer at na may lumalabas na Windows Virtual Memory Minimum to Low. To access the system property settings guys, para ma-open natin yung setting ng virtual memory, dyan sa start sa computer mo, dito, i-type mo yung run. And ito siya guys. Or di kaya naman guys, dyan sa computer mo, sa keyboard, i-press mo yung Windows, then R. So pagsabayin mo yan guys. Ayan, ito na siya. Then, i-type natin dito sa open, dito sa run, sysdm.cpl. Then, enter or okay. And guys, so nandito na tayo sa system properties. Then, i-click natin yung advanced tab. Then, under performance, ito siya. Click natin yung setting. Click natin yung advanced tab. Ito siya guys. Then, under virtual memory, click natin yung change. Then nakikita natin dito guys yung total paging file size for all drives. So ang minimum allowed niya is 16 MB. Then recommended niya is 1,385. Then currently allocated 3,072 MB. So dito guys pwede natin siya iset ng mas malaki dito o mas mataas na MB. Microsoft recommends that virtual memory be set at no less than 1.5 times and no more than 3 times the amount of RAM on the computer. So halimbawa guys yung RAM ko is nasa 4 GB. So sabi dito, not less than 1.5 or more than 3 times of the amount of RAM. Ibig sabihin, kung kunin natin yung 3 times dun sa RAM ko na 4 GB, so 4 times 3 is 12. So pwede natin ilagay dito sa initial size. So kung 12 GB, ilagay natin 12,288. Then sa maximum size, so pwede natin gayahin to guys, wag lang mas taasan niya tong initial size natin na nilagay natin dito. So 12,288. Then click natin yung set. And so nakaset na siya dito. Then okay. Then okay natin ulit. Then okay. So mag-e-effect guys yung binago natin dito kapag ni-restart natin yung ating computer. So kailangan natin i-restart yung ating computer para mag-apply dito sa ating computer yung binago natin dun sa virtual memory. Ayun siya guys, ganun lang yung gagawin natin dito sa error na Windows Virtual Memory Minimum to Low. Sundan nyo lang yung ginawa ko guys dun sa video para maset natin ng mas mataas yung virtual memory natin para masolusyonan natin tong error na lumalabas sa ating computer. I hope na nakatulong yung video tutorial ko at nasundan ninyo. Kung bago lang kayo sa channel ko guys, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update kayo dun sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming maraming salamat po and God bless. See you in the next video.